Tatlong araw na wala ng tubig sa ilang lugar sa Metro Manila at Cavite. Pero ayon sa Maynilad, inaasahang maibalik na ang supply ngayong araw. Magbabalita si Shiloh Francisco. Dinumog ng mga residente ang kakarating lang na water tanker na ito sa barangay 849 Pandacan, Maynila. Wala ng physical distancing, mauna lang sa rasyon ng tubig. Madaling araw pa raw nakapilang iba sa kanila, kaya may mga nagkaparinigan na ng magkasingitan. Kailangan patas lang ang laban, kasi kanina pa kaming alas 6 nakapila, nakabantay. Tapos ngayon, may agyayan ng tubig, may mga drum na malalaki na dumarating. Wala yan sa pila. Sa dami ng mga pumila, naubusan na ng tubig ang mga nasa hulihan. Siyempre, naiinis ka na rin. Hindi namin alam kung may babalik pa. Siyempre, nagaanan dito kami, nagbibilad kami sa araw para lang makakuha ng tubig. Siyempre, gagamitin. Mga tambak na yung mga pinggan. Ang ilang mga barangay tulad nito nagpasaklolo na sa bumbero para sa supply ng tubig. Ang ilan kasi sa kanila naubos na ang supply matapos ang higit 3 araw na water interruption. Humingi naman ang paumanhin ng Maynilad sa hindi nasunod na schedule ng pagdating ng rasyon ng tubig. May mga traffic din po silang pinagdadaanan. Nagtatagal din minsan yung pagstay nila sa mga delivery point. Kaya po nadedelay naman yung susunod na schedule nila na pupuntahan. Ang good news, di natuloy ang inanunsyong extension ng water interruption hanggang bukas sa 800,000 customers sa Manila, Pasay, Paranaque at Makati. Nakumpleto na kasi ang pipe realignment activity kanina alas 3 ng hapon. Kasalukuyan na raw pinadadaloy ang tubig sa pipeline, kaya hanggang ngayong araw na lang inaasahan ang water interruption. Aabot na sa 69 ang water tanks ng Maynilad na umiikot sa mga barangay. Pagtitiyak ng Maynilad, hindi nila ititigil ang pagrarasyon hanggat hindi pa na ibabalik sa normal ang supply ng tubig sa mga apektadong customers. Inaabisuhan naman ang mga customer na kapag bumalik na ang supply ay padaluin muna ito hanggang luminaw ang tubig. Para sa 1PH, Shiloh Francisco, News 5.